What's up mga kalapatids, welcome back to another video. So ngayon, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. Bali nung nakaraan is hindi tayo naka-vlog ng Monday dahil medyo busy din. Meron tayong ginawa. So ngayon guys, pakain muna tayo ng kalapate. Tapos update sa yung nakaraan, so sa YouTube short natin is yung bago natin kalapate, na-pair na natin pala sila. Pero nung nakaraan, hindi ko nakita yung pagpares natin. So, pakita natin guys yung bago natin pares guys. So, ayan na silang dalawa guys. So, plano ko dito is lagyan natin ng screen para at least di lumusot yung paa nila katulad na ito. Tapos yan, papakain tayo ngayon ng kalapate. Tapos i-bovitamins natin sila. Tapos dito pala guys, nakasisiw na yung kalapate natin. Sisunog at yung itong pares niya. Yung Banloon X Tresor Manas na linyada natin guys. So medyo pang long distance, pero subukan natin kung may mabilis ba sa panglapitan. So ayan, ayan yung bitak na shed. So pakainin muna natin ayan. Tapos ito siguro estimated ko dito mga bukas or sunod na araw mapisa na din to. Dahil magkabali lamang lang ito ng dalawang araw itong kay survival. Tapos ito after 2 days umitlog. So estimated ko bukas or mamaya mamaya or bukas. So pakainin mo natin guys. So ayun yung inakay guys, sobrang healthy at medyo malaki. Ayan, tapos yan yung isa merong crack na. Siguro mamaya mapisa na yan. So yan, pinakain natin to. Player mix na may along Stag Developer Integra 3000. Tapos yan, pakainin natin. Guys, pakain na natin. Tapos yan. Subukan natin tong linyadan to, kung kakana ba to. Tapos syempre guys, I'm sure ko lang, bali yung nabili natin yan o, ugaran na kalapate dahil wala pa tayong pambili ng yung pang nest bowl. Balikan na yan, nabili ko lang sa mall ng sa Unitop ng 29 pesos. So, kaya lang medyo konti na lang yung buhangin dahil lang hinukay nila. Tapos ito. Tapos ngayon pala guys, magbibigay tayo ng dextrose powder dahil ilang days din sila walang vitamins at nakakulong. Tapos ito plano ko paliguan ito ngayon dahil medyo mainit itong katawan nito. So ayan guys, ipo-force pat natin ito pagkatapos talagyan natin ito ng screen para hindi lumusot kahit mga hanggang dito lang. Hanggang dito lang guys, punta dyan. Yung tagpilagpil natin kulungan. So kuha ko muna ko doon ng dextrose powder natin guys. Tapos ito kukunin natin to para at least dyan na lang sila pumunta sa pugaran nila at makapaglabing-labing sila guys. Yun, so ito na guys yung kukunin natin guys, dextrose powder. So magbibigay tayo ngayon, pero ngayon lang to guys dahil sa sunod sa karera natin gagamitin. Tapos yung isa natin kalapate dahil medyo maputla siya, pero medyo maputla yung checker natin yung banding brook. So ito yung bibigyan natin ng vitamin B12 mga 3 days dahil para medyo iba yung aura nyo ngayon, para medyo stress. So ayan sila guys. So ito guys, dinisa natin, bubuksan tapos lalagyan natin. Try natin i-mix. Uy, nahulog. Ito yung disadvantage ng dextrose powder maglagay guys dahil mas maganda sa mga open talaga sya or yung madali paglagyan dahil minsan natatapon, so sayang lang. Ito minsan yung nahihirapan ko dahil hirap siya lagyan. So wait lang guys ha, lagyan natin. Dadagdagan.
So eto na guys, tapos na. So try natin tignan. Lagay natin muna dyan guys. Pwesto natin. So eto guys, bigyan natin para gumanda yung condition ng kalapate natin guys. Tapos bibigyan natin to ng vitamin B12 kasi parang stress yung kalapate natin. Yan, lakas nyo minum guys. Tapos yan yung itog nila guys. Tapos dito, bigyan natin dito. Halos lahat nabigyan natin ng dextrose powder. Ayan. So bali ito guys, ibigyan natin to ng vitamin B12. So ayan, kasi may, kanina parang medyo stress yung checker natin eh. Tapos ito, bagong pier. So ayan, kunin ko muna to guys, tapos bigyan natin ng vitamin B12. So ito na yung checker natin guys, yung banding group. Ayan, bigyan natin ng B12. Parang sinisipon guys. Okay, amayin natin. Ganun. Parang sinisipon guys eh. Bigyan natin vitamin B12. Ganda ng katawan guys ah. Buong one piece. So plano natin next time ah, pag nagtapos yung first batch, pag naging dalawa-dalawa yung mga inakayin nila, i-separate natin, tapos magbe-breed tayo ulit para at least ma-circulate natin kagad yung umarotate natin kagad yung mga pairing nila. Ayun, balik muna to guys. Yun mga kalapatids, so plano kunin natin to guys para at least makapag-focus sila dito. Tapos tagyan natin ng itong mga screen ito para hindi lumusot yung mga paa nila dyan guys. Tapos ililipat muna natin dito or papaliguan. Kukuha muna ako doon ng pang paligo natin. Yo, what's up mga kalapatids? Welcome back to another video. So, ito guys, yung lambre natin, tapos flies, tapos yung bulba na papaliguan natin. So, umpisa natin paliguan guys. Hindi na napapakita sa video para at least din na humaba. Tapos ito, ilalagay ko lang tong mga screen ito. Yan, medyo tagpi-tagpi nga. Siya yung solid na buo na medyo malaki. So, kung sana yung magkasya na doon sa part na malapit sa may breeding nest nila para at least hindi lumusot yung mga paa nila guys. Dahil pagka once na nakainakay, delikado din yan. So set up natin, tapos kung meron dito mga ibang hard duplex na ilalagay natin para at least plain yung flooring yung sa paitlugan nila para hindi umuga-uga. So umpisa natin guys, tara let's go. Guys, yan, medyo tapos na. Tagpi-tagpi. So ilalagay natin itong yung kalapate natin dito guys. So ayan, medyo nahulog pa. So try natin lagay. Lagay na natin guys. Siguro hanggang dito yung video natin guys. Kung gusto nyo, para like, share, and subscribe. Ingat! Ayaw!